kalagan, kabundukan, karagatan. Kung saan-saan na rin tayo napadpad para maihatid sa inyo ang isang farm-to-table experience na linggo-linggo nating pinagsasaluhan. And starting this week, mas lalawakan pa natin ang ating food exploration para makita ang sikreto sa likod ng trending at viral recipes na madalas ninyong pinupusuan sa social media. Nilagyan ng marami. Grabe. Napaka-crispy. Bango. Mapa-fast food, restaurant, o yung tindahan sa kanto, basta fried chicken, patok sa ating mga Pinoy yan. Pero ano-ano nga ba ang hinahanap natin kapag fried chicken ang pinag-uusapan? Nasa laki ba? Minsan kala nila pricey, pero pag nakita nila yung serving, pag nila pag sayo, kaya pala ganito. Nasa lutong ng balat? Yung kulay, malaman yung kulay eh. Parang dilaw na siya, yung tamang luto na yan. O nasa linamnam ng salsa? Mas masarap yung lasa ng gravy kapag mainit siya. Bagong luto. Bagong luto. So bahala ka na mapaso dyan, basta para sa amin mas masarap kapag mainit. Kakasikat pa lang ng araw, dumatayo na sa Boro ang ilang food explorers para mag-agahan. Dito sa Scout Borromeo, Quezon City, alas 7 pa lang, bukas na ang restaurant na ito para ipagluto ang kanilang regular customers. I-deep fry lang natin dyan for about 10 minutes to 12 minutes. Tapos, ready na siya. At ang isa sa mga dinadayo ng Pinoy foodies, anong oras man sila bumisita, ay ang kanilang boneless fried chicken. Lahat naman tayo mahilig sa chicken, ganun. Nag-iisip kami ng bagong pwede namin ma-serve sa inyo. Kasi usually, ang chicken natin may buto. So, ang ginawa ko, nagkamap ako ng chicken na wala ng buto. Tapos, ganung kalaki, pang family, yung size niya. Tapos, talagang good for 3 to 4 talaga yung target namin eh. Ang ginamit namin is Thai fillet. Kasi Thai fillet, may layer siya ng fat eh. Unlike nung sa chicken breast kasi, pagkatapos ng manipis lang yung fat niya. So, pag medyo tumagal, magiging dry talaga siya. Unlike nung Thai fillet, talagang magiging sobrang juicy niya pag naluluto. Saka yung flavor niya, mas masarap. Yung idea talaga niyan is yung sa kanto na fried chicken. Mahilig ako sa fried chicken eh. So, bumibili ako sa mga kanto. Ang kanto fried chicken na inspirasyon ni Chef Maki, namamayagpag ulit ngayon. At ang isa nga sa mga nag-trending kamakailan ay ang pwesto ni Loloy Soto. Inabutan namin sila ng kanilang asawa na nagbebenta ng fried chicken sa Tayuman. Kahit maulan ang panahon, may bumibili pa rin ang produkto ni Loloy na pagamat simple ang breading, may kakaiba raw lutong. Yung kulay, malaman yung kulay eh. Pag parang dilaw na siya, yung tamang luto na yan. Yung lasa daw, kuan, magugustuhan nila eh. Kahit doon sa kasama, isa lang kami ng kuan, amo no dati, sasabihin sa customer nila, mas maganda daw yun sa akin, yung timpla. Tubong Pagadian City si Loloy. Lumuwas ng Maynila at namasukan bilang katuwang sa isang manukan. Mula sa pagiging katiwala, ngayon, may sarili na siyang tindahan. Hindi lang isa, kundi dalawa. Yung isa nasa Juan Munoz sa Ortigas, anak ni bossing ko dati. Bale, parang tumulong na din sa akin, sa akin siya magtinda. Ayaw niya magtinda doon. At isa ka na siya, Juan. Taos puso raw ang pasasalamat ni Loloy sa vlogger na nagpasikat ng kanyang negosyo online. Si Ma'am Lynn, siya yung nauna doon. Saka sumunod si Juan, Kuya Dix, saka si Sir Manuel. Pero alam niyo ba na ang lutong ng kanto fried chicken, pwedeng-pwede niyo rin magawa gamit ang karne ng isa pang hindi pangkaraniwang ibon na kinakain din. Tara na sa Francesca de Banaho Resort at gumawa tayo ng piniritong pabo. One of the things that we have to consider compared sa manok
is on the tough side yung karne ng pabo natin. Well, meron diyang factor yung edad. Pero just to be sure na magiging tender at juicy yung ating pabo, gagamitin nating pampalambot, pineapple juice. Definitely for flavor, pwede kayong magdagdag ng calamansi or any acid. But yun nga, ang purpose natin kung bakit siya ilalagyan ng pineapple juice is to tenderize yung meat natin. So, bababad lang natin to siguro for at least an hour. And then pwede na nating ihalo yung ating mga dry ingredients. So habang minamarinate natin yung ating turkey sa pineapple juice para nga lumambot, ihalo na natin yung ating dry ingredients. We have here all-purpose flour and yung ating cornstarch. Yung sa mga Canto fried chicken, kanya-kanyang recipe yan eh. Pero basically, pag western fried chicken yung gagawin ninyo, more on all-purpose flour yung ginagamit. Whereas pag mga Korean, Chinese, mas mataas yung cornstarch or potato starch. If you're using kasi all-purpose flour, parang mas madali siyang kumunat. Whereas pag more on the cornstarch at potato starch yung dry mixture natin, mas nare-retain yung crispness at saka perfect na perfect ito, lalong-lalo na pag yung recipe ninyo requires double frying. So we have here, yun yung combination of both. We'll add in some salt as well. Siyempre, paminta. And this is optional, pwede kayong maglagay ng onion at garlic powder. I always prefer na gumamit ng onion at saka garlic powder kasi mas malinamnam yung lasa niya. Compared pag plain cornstarch or all-purpose flour lang yung ginagamit mo, medyo walang lalim yung lasa. So kumbaga sa ulam, meron kang hinalong panggisa. So once na na-mix na natin lahat, pwede na nating i-apply doon sa ating pabo. Naibabad na natin yung ating pabo sa pineapple juice. Now ready na natin siyang i-dredge doon sa ating dry mixture. Since dry mixture or dry ingredients yung ina-apply natin doon sa ating pabo, you would expect na hindi ganun kakapal yung magiging breading natin. If you want it to be thicker, what I would suggest that you do ay basain ninyo yung inyong dry ingredients. Lagyan siguro ng tubig. I would not suggest na ilagay nyo dito yung pineapple juice. Ang problema kasi doon, dahil mataas ito sa sugar, madali itong magbabrown hanggang sa madali itong masusunog. Advantages naman, yun nga, kuhang-kuha mo talaga na yung balat mismo ang malutong pag gumagamit ka ng dry mixture. Pag wet naman yung gagamitin mo, I think pinakamalaking advantages nito is makakatipid ka sa mantika kasi mas tatagal yung buhay ng mantika, hindi siya madaling masusunog. What you could also do is i-rest mo ito sa siguro sa chiller for an hour tapos pahiran mo ulit or i-breading mo siya ulit kung gusto mo lang ng medyo mas makapal. Pero for me, this is perfect. Ready na rin yung mantika natin, tinatawag nyo na tayo. Tap nyo lang yung excess breading. Now, yung cooking time nito would vary, siyempre yun nga, sa laki ng pabo, edad nito. Pero dun sa nakuha natin, I would think more or less mga 30 minutes natin itong ipiprito. Eto, sabi nung loob, ang laman ng ating pabo at yung itsura niya, pwede na tayong mag-serve. Sa isang kalsada dito sa Santa Cruz, Manila,
na namin ang isang mahabang pila at lahat sila pare-pareho nang hinahanap-hanap sa pananghalian. Wala na tayo. Next po. Ang Just Fried Chicken. Tatlong araw po namin silang hinanap. Nakita po kasi namin sila nag-viral sa FB noon. Tapos kasi nga po yung manok daw po nila juice. Masarap siya. Nagusto rin ng mga anak. Sabi ko sa kanila, siguro mamabablog ka. Kasi masarap yung ano mo, templa ng chicken mo. Hindi nga naglaon. Natuntun at natikman din ng mga vloggers ang Just Fried Chicken. Dahilan para dumami ang kanilang mga suki. Thank you kuya. Sa totoo lang, sobrang narinig kami, amazed kami. Thank you kami sa lahat ng vlogger na pumunta. Sa totoo lang, hindi namin sila kagad na-entertain lahat dahil na din sa sobrang dami. Pero pinipilit namin para maano lang, mabigyan sila ng tamang ano, quality ng manok namin. Sa katunayan, na-tsempuhan din naming nag-shoot ang isa pang content creator na fan din ng tinda nila. More on ano lang yung binablog ko, yung mga process ng pagkain, saka yung more on tunog lang ng mga pagkain, yung mga pagiwa, mga pag yung proseso nila, yung proseso ng paggawa. Anong gusto nila sa pagkain? Yung ano, pagka fresh nung luto nila, hindi siya lasang frozen. Tapos malinis din kasi nakikita ko yung proseso ng paggawa nila ng pagkain. Sa hanay ng mga kasabayan nilang nagtitinda ng Canto Fried Chicken, angat ang Just dahil sa kanilang mainit at malinamnam na sarsa. Ginagawa siya ng batch by batch lang para sa amin, ah. Mas masarap yung lasa ng gravy kapag mainit siya. Bagong luto. So bala ka na mapaso dyan, basta para sa amin mas masarap kapag mainit. Bali po, nag-start kami dito nung ano po, pandemic po. Tayo man kasi may nagtitinda kasi fried chicken. Tapos parang nainganyo kami na magtinda noon, mag-fried chicken. Then sa bahay, kasi siya mahilig siya mag-luto-luto. Kaya sinubukan namin. Fried chicken. Sinubukan siya yung anak namin, favorite nila yung chicken. Sobrang nakakatuwa na nakakaiyak din talaga kasi sa totoo lang, nagsimula kami ng 10 kilo lang sa pagtitinda. Yun nga, minsan hindi pa nauubos talaga yung 10 kilo na nag-umpisa kami hanggang sa ano. Ayun, hanggang pataas ng pataas siya ngayon. Mabot na ng 150. Kailangan pagsyagaan mo siya kung gaano kaliit man yung unang kinikita mo. Tapos sa tao, siyempre yung customer mo, alagaan mo siya kahit gaano ko pa siya kakulit. Kasi siya yung magiging benta mo. Then yung siyempre yung lasa ng paninda mo, kailangan improve mo din siya. May mga putahe na masarap dahil sa pangunahing rekado nito. Pero meron din namang iba, tulad ng Just Fried Chicken, umaangat dahil sa sarsa. Magluluto naman ako ngayon ng isang chicken dish na halaw sa signature cooking technique ng mga taga Quezon. Isa dun sa mga signature techniques ng Quezon and other parts rin ng Pilipinas is yung sinusunog nila yung kanilang nyog, pagkakayod or bago kayurin. Yun lang din yung i-apply natin dun sa next dish natin. Gagawa tayo ng burnt coconut curry style. So gagamitin natin pang sunog doon sa ating nyog ay galing din sa nyog mismo, ang tinatawag nilang uyo. So papatong lang natin yan dyan. This actually is one of the unique techniques na I think sa Pilipinas mo lang din talaga makikita yung pagsunog nga sa nyog. Alam naman natin masarap, creamy yung lasa ng nyog natin, ng gata. Pero pag nilagyan mo kasi ng ganong klase ng application or ng technique, parang in a way na elevate yung lasa niya, mas lumalalim. Siyempre yung smoky profile, nagdadagdag ng ibang karakter doon sa dish natin. So ganun din yung gagawin natin doon sa ating mga spices na gagamitin para doon sa ating curry. So ito yung may tanglad tayo, luya, sibuyas, tsaka yung sili. Patong lang natin lahat yan. So yung ganito namang pagsusunog ng mga spices, kagaya ng luya, sibuyas, sili, makikita nyo naman to sa kultura ng ibang Southeast Asian countries, kagaya ng Vietnam. Alalayan lang natin kasi ang punto ng ginagawa natin is
para magkabit lang ng flavor, hindi para talagang sunugin yung ingredient na sinasalang natin. And kung makikita ninyo, yung sili natin, although mukha siyang sunog yung labas, kapag pinahid ninyo yan, makikita nyo yung green na green pa na karne niya sa loob. So yan yung perfect na hinahanap natin dito sa sili natin at sa iba pa nating ingredients. So once na na-char na natin or nasunog yung ibabaw ng ating mga ingredients, sasama-sama lang natin yan sa container para puree. So kung akala ninyo sunog na yung nyog natin, kapag kinayod nyo yung part na yun, yan, magre-reveal sa inyo yung ganyang kulay. Lalong mas maputi syempre yung nasa loob. So hindi yan sobrang pait, nga, angas lang yung binibigay niya sa atin. So gagamitin lang din natin yung sabaw ng nyog para mas madali nating ma-blend yung mga sinunog nating ingredients. Alright, so ready na yung ating mga pampalasa. Doon na tayo sa ating native na manok. So, painit lang tayo ng mantika sa pan habang pinoportion natin. So after natin i-chop into portions yung ating chicken, pwede na natin i-sear. So na-sear na natin yung ating chicken portions, pwede na nating ilagay yung ating pinuree ng mga sinunog ng mga ingredients. Patis. Siyempre paminta. Since native na manok yung gamit natin, medyo dadamihan ko lang yung sabaw kasi na-expect ko to na it would take us around at least an hour bago lumambot yung karne. After natin mailagay lahat ng ingredients, tatakpan lang natin to. And pag malambot na, pwede na tayo mag-serve. Habang inihahanda ko ang ingredients sa ating next farm-to-table dish, ninamnam ko muna ang ganda ng Francesca de Banahaw sa isang maikling tour kasama si Ma'am Tina. Kailan po na-establish yung farm niyo? Actually, yung property was bought by my sister noong 2013. Actually, nilinis lang kasi wala namang kaming plans to open it. Tapos sabi namin, kasi yung family namin, masyado kaming close. Every time na may special occasion, sama-sama. Yan ang maganda. So yung bahay namin magkakatabi, maskip kami. Tapos sabi ng brother-in-law ko, sige, maglagay ako ng small pavilion. So every time na may birthdays or special gatherings, dyan na lang kami. Hindi na kailangan mag-rent, no? Elsewhere? Dyan na lang kami. Tapos, ayun, naglagay din siya ng rooms para kung mag-stay tayo ng matagal, siyempre, bitin ng isang araw or lunch or dinner para tuloy-tuloy. Hanggang sa nakita ng mga friends, ng mga uy, pwede ba kami dito? Sige, acquaintances lang, we welcome them. Walang bayad. Sa kasalukuyan, ang Francesca de Banahaw ay kanlungan din ng samot-saring mga livestock at nagtataasang mga puno tulad ng nyog. Dahil na parami kami ng mga napitas na buko, katapos ng ating coconut curry, gagawa naman tayo ng isang coconut dessert. Perfect for buko salad. I think kung susundan ninyo yung mga dishes na nilalabas natin dito kumula nung nag-umpisa tayo, mabubuo nyo na yung menu yung ginagawa ko nung nasa hotel at restaurant industry pa ako. So ito yung sasama natin. Kahit saan akong mapunta, isa to doon sa mga pambato ko talaga. We celebrate lahat nung pwede nating makuha doon sa ating buko at nyog, kaya gumagawa ko ng buko panna cotta. Kukunin lang natin yung sabaw at saka yung pinaka-meat mismo. Thank you.
perfect for buko salad. Lalagyan lang natin ng asukal and yes, para lang tayong gumagawa actually ng bukayo. So mamatamisin lang natin yung ating buko. So pakukuluan lang natin to hanggang sa lumapot lang yung pinakasabaw. Ayaw natin siya ng masyadong dry kasi mahihirapan tayong manipula kasi pag masyadong matigas na yung ating pinakabukayo, yun nga hindi natin magagawa yung pinaka-garnish na inahabol natin. So once na lumapot na yan, set aside lang natin para lumamig, pwede na natin i-prepare yung next component. Now normally pag panakota, cream and milk yung ingredients na ginagamit. But this time, gagamit tayo ng ating kakanggata. Lalagay lang natin yan. Tay-initan lang natin siya. Kasi once na makuha ko lang yung siguro warm temperature, pwede ko nang isalin dito sa ating gelatin para i-bloom. Blooming is basically ina-activate lang natin yung ating gelatin para mas madali nating i-disperse or maihalo doon sa iba pa nating ingredients. Since mainit na yung ating kakanggata, ilalagay ko lang dun sa ating gelatin. So ayan lang nating ma-absorb or mag-hydrate yung ating gelatin, mag-bloom, and tutuloy lang natin yung ating pinaka-base. So mainit na rin yung ating coconut cream, lalagay lang natin yung ating cream. And at this point, kung may gusto pa kayong ibang pampalasang idagdag, siguro pandan, this would be the perfect time para gawin yun. Itimplahan din natin ang asukal. Ayan, kumukulo na yung ating coconut cream and cream mixture at saka asukal. Pwede na nating ilagay yung ating binubloom na gelatin. Pag may nakikita kayong mga lumps na ganyan, okay lang yan kasi i-whisk natin hanggang totaling matunaw. So i-rest lang natin yung ating mixture for about 2 minutes lang para lang mawala yung parang mga bubbles niya sa loob bago natin ililipat dun sa ating pinakamolde. Sa larangan ng kulinarya, malaki ang ambag ng teknik sa kalalabasan ng anumang putahe. Maski simpleng fried chicken man yan, kapag niluto ng tama, nananatiling malutong. Isama mo na rin ang sarsa na kapag pinusuan ang paggawa, mas magiging espesyal. Hindi rin dapat mawala ang pagiging malikhain natin, paghahangad na tumuklas ng bagong lasa, at bagong pamamaraan sa pagluluto ng pagkaing kinasanayan. Dahil sa bandang huli, nagluluto tayo hindi lang para pumawi ng gutom, kundi para magbigay ng ngiti sa ating mga mahal sa buhay.